High water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. This is your gem in your tarot reader. So, water sign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So, this may or may not resonate with you. So, don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So, kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhanang mapanood mo ang reading na ito. Maaaring yung mga advice and messages na mapu-pull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, give me your energy. Water sign. You have 10 of Cups, a water sign. Maaaring ikaw ay involved sa kapwa mo, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. You have 4 of Wands, a fire sign. Possible na ikaw ay involved with a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. And the Moon energy. This is a strong Pisces. So let us see. It feels like you are happy right now. You have a stable life with your family. Masaya, kumpleto kayo, sama-sama. Diba? Parang you have a stable life with your family. Masaya kayo ng buo, kumpleto. However, you have the Moon. A secret that is yet to reveal very soon. Nafe-feel ko na this secret or itong nililihim or itinatago sa'yo ay magdadala ng challenge sa buhay nyo. Let us clarify this energy. Give me the 4 of Wands for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Give me the 4 of Wands. You have 3 of Pentacles, Sun, Earth sign. I'm really getting here, water sign. With 4 of Wands and 3 of Pentacles, it feels like this is a third-party situation. Maaaring may other person ang iyong special someone. May third-party, kasamahan niya sa trabaho. Yung tipong akala mo okay kayo, pero meron pala siyang inililihim sa'yo. Meron siyang tinatago na sekreto sa'yo, hindi mo alam, hindi ka aware kasi magaling siyang magtago at kasama niya yun sa work. Madalas niyang makasama, madalas niyang makita. Minsan, masyado na tayo nagiging kampante dahil tiwala ka sa person mo eh. Pero hindi natin alam, yung simpleng pagbabago, makikita mo yun eh. Mapapansin mo yung konting pagbabago sa kanya, ibig sabihin nun, possible na meron siyang itinatago. Let us see. Let us get more energies. Give me the 10 of Cups for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. You have 8 of Cups. A water sign. Okay. Maaring ikaw, water sign, nalaman mo, natuklasan mo yung katotohanan or matutuklasan mo pa lang pero nararamdaman mo yung paglayo ng person mo sa'yo. Masaya kayo ng pamilya mo, sama-sama, kumpleto, pero ramdam mo yung pagkawala niya. Even though nandyan siya kasama nyo, pero nafe-feel mo yung lutang, pagkalutang ng person mo. Kasi nga yung isipan niya nasa iba. With the 8 of Cups, it feels like unti-unting dumidistansya yung person mo sa pamilya nyo. Ramdam mo yung pagbabago niya. Paunti-unti. Tingin ko at some point, water sign, kinukutoban ka na rin, pero ayaw mong seryosohin dahil masaya ka eh sa pamilya nyo. Kumpleto kayo, sama-sama at buo. Parang ayaw mong kumprontahin yung person mo dahil ayaw mong masira yung pamilya nyo.
nararamdaman ko yung feeling mo, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, na hahayaan mo na lang na itago yung sikretong ito, basta lang huwag masira ang pamilya. Minsan, magpapakamartir ka para lang hindi masira ang binuo niyong pamilya. Ayaw mong madama yung mga anak niyo kung meron man. Let us see the moon. Ano itong nililihim or sinisikreto? The moon energy? A secret that is yet to reveal. Page of Cups. Water sign. Nahuhumaling siya sa iba. Maaring kapwa mo water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maaring mas younger sa'yo. Na-attract siya sa iba. I'm also getting here, maaring na-fall in love na rin siya. Kasi Cups is all about feelings and emotion. Ito yung nililihim or tinatago niya sa'yo, water sign. And I'm really getting here na ayaw mong tanggapin yung katotohanan. Kasi ayaw mo siyang tuluyang mawala sa buhay niyo. Ayaw mo siyang kumprontahin. Kasi alam mong baka iwan niya kayo. Kaya hinahayaan mo na lang siya. Hanggang kailan ka magpapakamartir? Diba? Hindi mo deserve ang isang taong manluloko. Know your worth. Know what you deserve. Kung nahumaling or na-attract siya sa iba, ibig sabihin, your person is really weak. Diba? Mahinang nila lang. Kasi nga, nakayanan or nagawa niya yon sa pamilya niyo. Hindi niya man lang inisip kung sino or ano yung madadamay sa kanyang pamilya. Ano yung maaapektuhan. Yung parang sarili niya lang ang kanyang iniisip this time, water sign. It feels like kung ano yung magpapasaya sa kanya, kung saan siya interested ngayon, yun lang yung priority niya. Hindi niya na feel or hindi niya man lang pinag-isipang mabuti yung mga action na gagawin niya, hindi niya alam na meron siyang masisirang pamilya. Let us get more energies for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay, you have here water sign, imprisonment. Diba? Yung para bang gusto mong makawala, pero hindi makalaya, hindi magawang makalaya. Nakakulong sa isang sitwasyon na wala nang magawa. Expectation. Maaring ikaw ay nakakulong sa expectation ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kaya nga ayaw mong hiwalayan yung person mo kasi ang taas ng expectation ng kanya-kanya niyong pamilya sa inyo. Yung tipong kayo ang role model when it comes to family. You have the Lovers. This is a strong Gemini. Possible na ikaw ay connected with a Gemini. But it feels like may lover yung person mo na naging dahilan kung bakit naaapektuhan yung marriage nyo. Possible na ang lover niya is katrabaho niya. Yung tipong ito yung dahilan kung bakit unti-unting nagbago yung person mo sa'yo. And the house. Naaapektuhan ang pamilya nyo. You have a stable life with your family. Masaya kayo ng kumpleto at buo, pero unti-unti itong nasisira dahil sa kanya. Hindi niya man lang inisip mabuti yung mga action na gagawin niya. Let us see. Let us get more clarification for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces.
Okay. Water sign you have here? King of Cups, a water sign. Sobrang mahal mo yung person na ito. Hindi mo lubos matanggap yung ginawa niyang kasalanan, pero hindi mo rin siya kayang hiwalayan. Para kang nakakulong sa relasyon na hindi mo na kayang makawala. You have Three of Wands, a Four sign. Pursue your passion, di ba? Huwag mong hayaan yung expectation ng ibang tao yung nagmamatter sa'yo. Kasi always, expectation lead to disappointment. Meron at meron kang madidisappoint. Just pursue your passion kung ano yung magpapasaya sa'yo. Magbakasyon ka kung kailangan mo ng vacation. Mag-travel if you need one. You have the High Priestess. Malakas yung intuition mo, malakas yung gut feeling mo. Nararamdaman ko na matagal mo nang feel or nararamdaman or napapansin yung pagbabago ng person mo pero hinahayaan mo lang. You have the Knight of Cups, an offer. Possible na may paparating na offer sa'yo. Kung ano man yung offer na yan, resonate as it is. And you have the Ten of Cups, a water sign. All about your family. It feels like kung sakaling matauhan yung person mo, tingin ko, gagawa siya ng paraan para maiayos yung nasira niyang pamilya. Let us get more message for you. Water sign, Cancer, Scorpion, Pisces. Okay. Water sign you have here? Mirror. Mirroring each other, self-image, relationship, reflect our wounds, introspection. Diba? Relationship, reflect our wounds. Kung ano man yung nangyayari sa relationship mo with your person. Reflect yung mga sugat na dinadanas mo sa relasyon. You have passion. Insane chemistry. Like each other equally, having fun. Maybe you are connected with someone new in your life also. There's a passion. Self-indulgence. Focus on self, self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. Water sign, know your worth, know what you deserve. Healthy choices, making healthy choices in love and in life, self-love, self-care, being happier. Diba? Piliin mo naman yung sarili mong maging masaya. Ascending, transcending obstacles, learning expansion, new phase, preparing for union. You have to transcend all the challenges and obstacles na pinagdadaanan mo, kailangan mong ma-overcome. Huwag kang magpadala sa problemang kinakaharap mo. Hand of Cards, take action, di ba? Risk, being strategic, options not showing hand, gambling. Kailangan mong maging madiskarte sa buhay. Let us see Oracle Guide give me some message advice for Water Sign, Cancer, Scorpion, Pisces. Water sign, Cancer, Scorpion, Pisces. Oracle guide, give me some message for water sign, Cancer, Scorpion, Pisces. Angel guide, give me some message for water sign, Cancer, Scorpion, Pisces. Give me some message for water sign, Cancer, Scorpion, Pisces. Angel guide, okay. Water sign you have here,
Nothing is yet set in stone. Wala pang final. Hold your vision for sign. I mean water sign. Your dreams need a practical plan. It's time to take action, diba? Do something to change the situation. A new start is coming into your life. Be ready. Bring love into the situation. The end of a tough cycle approaches. And a time for healing. Healing and recovery. Water sign, huwag magpaka-martyr kung hindi ka na masaya sa sitwasyon na kinakaharap mo ngayon. Let us see, Oracle, Angel Guide, give us some message, advice for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay, water sign you have here, huwag mawala ng pag-asa, the situation will improve, di ba? Magiging okay din ang lahat. Big happy changes will come into your life. You have abundance in your energy. It's a yes for you. Within the next few weeks, very soon, there's something better na nakalaan pa para sa'yo. So never lose hope, never give up, water sign. So thank you, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, water sign.